Ayan. Panis. Diba? Welcome to Madam PTV. Kamusta kayo dyan, mga kasaltik? O, diba? Wala ako sa mood today. Dahil wala ako sa mood, kailangan natin mag-reading para mapunta naman ako sa mood na ito, na maganda, diba? Kasi lakas maka high vibes ng mga viewer dito eh. Kahit pa paano, natutuwa naman akong i-reading kayo eh. Anyway, this is for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Kunin muna natin yung main energy mo. Ay, take only what resonates. Alam nyo naman yun, ah. Kasi hindi ko naman talaga makuha lahat ng energy ng mga Earth signs sa mundo. Oh, daming nagbabago sa'yo. Ano? With the Ruta de la Fortuna. Daming nagbabago sa'yo. Changes. With the Knight of Wands, lalo na sa mga action mo. Maybe in the recent past, in the past, pwedeng natutunan mong i-align or ilagay ang sarili mo sa mas better na posisyon kung nasaan ka ngayon. Parang, ay, hindi naman ako pwedeng laging ganito. So, inilagay mo yung sarili mo sa mas okay na kalagay. Maybe ngayon, okay ka. Yung parang yung action mo, maybe in the past kasi ang gulo-gulo mo. Hindi mo alam kung saan ka, kung anong, basahin nyo, hindi mo alam kung kailan ka, anong oras ka matutulog, anong oras ka gigising, anong, dami mong ganap sa buhay noon. Tapos ngayon, natutunan mong i-align yung mga actions mo kung saan ka dapat pumunta at ano dapat ang gagawin mo. Napaka very good mo doon sa part na yon. Nila tayo mong ayusin ang buhay mo, ang bahay mo, yung iba sa inyo may pag-aayos sa bahay na ginagawa para mas maging ma-align or maayos ang buhay mo, which is perfect! Diba? Isang malaking check. Oh, anyway, sino ba itong person mo nakakonect mo pagdating sa love? Dahil focus ka masyado sa pag-aayos ng buhay mo. The Queen of Coins, the Queen of Wands. Oh, you could be dealing with two people. Yung iba sa inyo, dalawang tao yung nakikita natin dito, ha. Ayan na, Two of Wands. Hindi mo alam kung sino dito sa dalawang. Iba sa inyo, dalawang person ang kakonect mo dito. Hindi mo maintindihan kung sino sa kanila, ha. In fairness naman sa'yo, kahit dalawa yung taong kakonect mo, wala kang pakialam ngayon with the King of Coins. Parang, hello, pakialam ko sa inyo. Ganda, at least maganda ako today. At least yung iba sa inyo, nakikita mo yung pagbabago na nangyayari sa buhay mo ngayon. Na parang, ay, hello, pakialam ko sa inyo. Love life lang kayo. Ito ako. Panis. Hindi ka para kasi lumablip ngayon eh. Focus mo ngayon is actions, ganyan. Career. Ayan, nakakita pa ako dito ng ano, goals sa buhay. Diba? Kasi wala kayong pakialam sa ngayon sa love life eh. Sila mamblema sa akin. Hindi ko sila po problemahin. So, kahit dalawa yung kakonect mo, who you? Oh. Ganda lang, oh, diba? Ganda lang. Ganda lang muna ngayon. Love life later. Hello? Papapangitin nyo lang ako. Ay! Ang taray ng energy mo, diba? Ano nasa isip mo ngayon? Bukod sa career and goal sa buhay. Ace of Coins. Mga new beginnings or mga new something new na pwedeng may pinagkakaabalahan pa rin sa pera. Iba kasi sa inyo pagdating sa love life, naka-move on ka na eh. The Seven of Wands, so ayan, this is you focusing on your talent, on your skills, kung ano pa madedevelop mo sa buhay mo, mababago mo sa buhay mo. Eh, kasi alam mo sa sarili mo, hindi mo na mababago yung pagmumukha ng person mo. Yun at yun pa rin naman eh. Hello? Wala naman na bago after all these years. Ganyan pa rin naman siya. O, diba? Lalong lumala lang. O, naging alligator ang pagmumukha. So, hello? Bakit para kailangan ko pa ba siyang habulin? Kailangan ko pa bang magmahal na katulad niyan? In fairness, na-realize mo yung halaga mo na kaya kung bakit parang ayaw mo na doon sa hinayupak na yun. Kasi na-realize mo, hello, mas marami pa akong kailangan intindihin sa buhay ko kaysa yung siraulong yun. Diba? Bahala siya sa buhay niya. Nag-move on na ako with the Six of Swords. Taray! Diba? Sana all. O, diba? Ano naman nasa isip ng person mo towards you? For our Earth sign, ano naman nasa isip niya? Ano nasa isip ng person mo? King of Coins, Il Sole, and the Ten of Coins. O, diba ganyan ka? Inaayos mo buhay mo. Pwedeng yung person na ito, actually, dalawa yung person mo, diba, kanina. Pero isa lang yung nakuha na natin ng energy dito. Yung isang ito, nakikita natin masaya siya. Masaya siya sa nangyayari sa buhay niya kasi pwedeng may kinalaman sa pera. Pwedeng wala rin siyang pakialam muna sa
ano tawag dito? Sa love life. Kasi, alam mo, itong person na to, sa totoo lang, natatakot siyang malaman yung totoo sa'yo. Kasi, pwedeng masaktan siya eh. Diba? Parang, sige, hindi mo na ako mag-iisip ng tungkol sa'yo ngayon, tungkol sa love ko sa'yo ngayon. Dahil, although nararamdaman natin yung pagmamahal dito sa taong to, pero, hindi yun yung focus niya. Ang focus niya is yung mga finances, career, ganyan. Gusto niya maging masaya, ganyan. So, yun din ang focus niya. Pero, parang alam niya na yung totoo. Kaya, pag nalaman niya ang totoo sa'yo, tiyak na masasaktan siya. Kaya, itong person na ito, wala muna siyang pag-isip-isip regarding sa emotion, sa love, etc. Dahil, alam niya na, maaaring ramdam niya kung ano ang totoo sa'yo. Ano ba totoo sa'yo? Ano ba totoo sa'yo? Sabihin mo na sa akin kung ano yung totoo sa iyo para hindi ako napapaisip. Dahil nagtataka ako sa person mo eh. Alam niya na eh, nauna pa siya sa akin malaman kung ano totoo sa iyo. Ano ba totoo sa iyo? Sige nga, alamin nga natin. Dahil alam na ng person mo kung ano totoo sa iyo. Alamin ko rin. Teka lang ha. Gusto magpagamit nito, itong gagamitin nating cards. Shuffle lang natin ng very very light. Tapos, alamin na natin. Anong totoo sa'yo regarding sa pwedeng may gusto kang balikan? The judgment. May soulmate energy dito. Ah, parang feeling niya, hindi mo siya soulmate. Tapos, nang nasa isip mo is ang nasa isip niya is meron ka pang iba na soulmate mo. Ano ba to? Anong papel nitong hinayupak na ito sa buhay mo? Ayan o. Tapos natatakot siya dito sa pagbabago na to with the will of fortune. Which is yun na nga nangyayari sa'yo. Unti-unti ka na nagkakaroon ng pagbabago. Na pwedeng baka mamaya-maya, yung connection yun na ang mabago. Ay, nalulungkot talaga siya sa totoo na ito. Clarify pa natin. What's with the Three of Cups? Oh. Teka lang, masyadong marami ito. Hindi ko ito kukunin. The Three of Pentacles. Ah, yung iba sa inyo pwedeng may third party. Natatakot siyang malaman na baka mas mahal mo si third party kaysa sa kanya. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my god! Arty. Well, anyway, the Three of Pentacles is here. Three of Coins. So, ang totoo sa'yo is pwedeng meron ka pang ang iniisip na isa pa na syempre, sa ganda mong yan, kailangan talaga marami kang kakonek. And with the Nine of Swords, pwedeng namumblema ka dito sa person na ito na isa na ito. Kaya nagpo-focus ka ngayon muna sa pagbabago mo dahil ayaw mo problemahin yung isang person na kakonek mo na ang gulo-gulo ng buhay nyo, na sarap nyo pagsasakalin lahat. Dahil pinagugulo nyo lang ang koneksyon. Diba? Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? Oh, di ba ganun ang energy mo? Sino? Ngayon, hindi dahil ayaw mo nang mamili. Wala ka munang ginagawa ngayon kundi mag-focus dito sa mga pagbabago sa buhay mo at sa sarili mo. Ganun pala 'yon. Sabihin mo sa kanila, ganito na lang. Tutaluuso naman dati ang sabong at nawala na ngayon, magsabong kayong dalawa. Hindi na lang ako mamimili. Kung sino na lang unang mawala at matalo, siya na lang pipiliin ko na lang yung nanalo. O sige, sabihin na natin tataya ako kay Meron. Anong Meron? Merong buhok. Gusto ko yung labanan. Gusto ko yung labanan. Ganyan ang i-advise ko sa iyo. Napakaganda ng advice, di ba? Sabihin sa dalawang person mo, sorry to say, hindi ako makapili today. Ganyan, syempre, Marty ka rin, di ba? Makapili today. Baka naman pwede magsabong na lang kayong dalawa. Tapos kung sino yung unang mag-dead balls, di, siya yung loser. Tapos yung panalo is kung sino yung ano, yung gumaganyan pa rin, o, diba? Alangan naman. O, di pagsabungin mo na lang yung dalawa, diba? Ganda ng advice ko. Total, hindi ka naman makapili.
Oh, anyway. Ano ba emotion mo dito sa purse? Sige, alamin natin yung emotion mo. Dahil yun ang ano ha, ang nakikita natin dito. Alamin natin emotion dito sa dalawang person na to. Page of Cups. Ayan. Yung isa, mahal mo. Yung isa, ang mahal mo is yung sarili mo. Mas mahal mo yung sarili mo kaysa yung taong yon. Dalawa eh, yung isa, mahal mo. Pwedeng gusto mong i-offer yung pagmamahal mo sa kanya o ibigay yung sarili mo sa kanya. Tapos yung isa naman, negative. Parang hindi ka na masyadong sigurado sa kanya. Ganun ang energy. Eh, pwedeng ito nga yun, oh. May bala ka na kung saan may lalagay yung sarili mo doon. Ano namang emosyon nitong nakuha na natin na energy dito na ayaw malaman ng katotohanan? Anong emotion niya para sa'yo? Ano, Page of Wands is here. Ay, pwedeng nalaman niya na yung, ano, yung issue. Ay, pwedeng nalaman niya na yung issue or yung chismis, or pwedeng may idea siya regarding sa chismis na may pagbabalik itong past person papunta sa'yo. Kaya with the Seven of Blades, nahihirapan siya, nasasaktan siya. Ayan, o kasi the Page of Wands, this is all about messages na nalaman itong person na ito, na ngayon, na-stress yung person mo. Na, yun ang pinaka-nakukuha natin, na-i-stress siya kasi alam niya babalik yung isa. Ayan na, pwede na silang magsamong. Mag-ready ka na ng pantaya mo. Anyway, what will happen in the near future for the both of you? Ayan, Temperance. Eight of Wands is here. Five of Cups. Oy! Dito tayo sa Five of Cups. May kalungkutan tayong nakikita in the near future. Ito yung kalungkutan na parang ayaw maramdaman with the Temperance. Ano tong kalungkutan na to? Patungkol saan? Oh, patungkol kay Six of Wands. Ito na nga, babalik. Mm-hmm. Alamin natin what's with the Six of Wands. The Seven of Wands. Ay! Oh my gosh! The Seven of Wands is here and the Queen of Swords. Ito yung taong nasa, sabihin mo na iniwasan mo, nilayuan mo, ganyan, with the Queen of Swords and the Seven of Wands. Siya yung babalik dito. Kaya pala may pagsasabong na mangyayari sa dulo. Actually, hindi ko naman sinabing may pagsasabong. Possible lang kasi nasa sa'yo yan, nasa sa action mo yan. Depende kung paano mo i-handle si number 1 at si number 2. Diba? Nasa sa'yo yan. Pwede silang magsabong, pwedeng hindi. Pero kung para sa akin, gusto ko magsabong sila. O, diba? Para masaya. Diba? Mag-ready ka na natarik. Yun. Oh, anyway, thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. So, yan na. Yan na ang iyong love life for today's video. Thank you for watching. Hi, sana nag-comment ka, nag-like ka naman dyan. Kahit smiley-smiley lang na comment or tuldok-tuldok lang. Masaya-masaya na ako. Nagpapakita ng malaking suporta sa akin. I love you all. Thank you for watching and... Babush!